Uy, what's up? Zup, zup. Welcome back, Vibe Nation, sa aking mundo. Kung hindi ka pa nakaka-like at hindi ka pa nakaka-subscribe, bakit hindi? Subscribe mo na yan. Yan! Salamat sa iyo, kaibigan. Isa ka na, Vibe Nation. Bago natin simulan ng ating agenda, naway maganda ang gising nyo, naway maganda ang tulog nyo, at okay ka lang. Kasi ako, goods ako. At naway goods ka din, syempre. And ang ating agenda ngayon, malalaman nyo kung bakit hype na hype ako ngayong gabi. Dahil kadadating lang nung in-order natin sa Lazada na ito. Yan. Ito ang in-order natin. Syempre, nakikita nyo na dun sa title na mag-unbox tayo ng tripod. Yes, ang Underwear MT-08 tripod. Underwear? Tama ba ako? Underwear? Andor. Underwear? Alam niyo yun? Di ba yun yung ano? Yung sinusuot? Hindi. Iba yun. Ah? Iba ba yun? Underwear yun, show nga. Ah! Corny ko. Wala kang masabi. Kidding aside, bubuksan na natin tong tripod na sinasabi ko. Let's go! Buksan natin. Ah? Sobrang na-excite ako, dapat kanina ko to bubuksan. Kaso, nag-e-edit pa ako ng vlog ko. And finally, natapos ko na din yung pag-e-edit nun. Ang vlog ko na yon ay yung Paite Street Photography. Yan ang photographer vibe natin. Kaya panoorin nyo na yung latest vlog natin last week. Latest vlog tapos last week. Take 2. Ulit-ulit. Panoorin nyo yung last upload ko na Street Photography ng Paite Laguna, ang entry natin ng photographer bullet. And yun, nabuksan na natin ang in-order natin. Yan, may nakalagay dyan, made in China. Buksan na natin, kayo ang una makakakita. Yan, nakikita nyo ba? Hindi ko pa nakikita. Ooh! Ang una nating nakita dito ay sa box ay ito. Itong manual and instructions. Yan, nakalagay dito, MT-08 mini tripod. And sana hindi masira agad tong tripod na binili natin. Ang pang-adjust natin, sa hindi ko pa alam kung saan yung i-adjust na yan. And itong mismo tripod natin, wow, ang ganda. Underwear ang tatak niya. And ang maganda dito, kaya nagustuhan ko siya, heavy metal siya. Kasi pag plastic yung tripod nyo, madali siyang masira, lalo pag mabigat yung cellphone nyo or yung mga camera nyo or DSLR, madali siyang masira. Pero pag dito, sobrang solid na to. Yan, pitigin natin. Yan, nakikinig nyo naman. Napakatibay. Sakit. And ang malupit din dito, quick release siya. Kaya ako din binili to. Kasi ako, mahilig ako na kukunin ko yung cellphone ko or kukunin ko yung DSLR ko. Sana may DSLR ako. Abangan nyo yan. Sana next video, may DSLR na tayo or vlogging cam. May vlogging cam na tayo sa next video natin. Kaya abangan nyo yan. Pero hindi ko pa alam kung paano kunin yung quick release. Siguro ito, dito sa adjusting knob. Kung makikita nyo, dito sa may adjusting knob, ma-visualize nyo kung pantay ba yung balance nung camera mo or nung DSLR mo. Yan. Ito, pipihitin lang natin yan para makuha natin itong quick release. Itong quick release, sobrang helpful niya kapag kukunin ko yung cellphone ko or kaya yung cellphone holder ko, iniikot ko pa siya dun sa dati kong tripod. Mamaya, ipapakita ko yung dati kong tripod na ginagamit ko at ipag-compare natin sila kung solid ba to, kung worth it ba to, kung deserve niya bang ingatan. Syempre lahat naman tayo deserve ingatan. Sana all! Ipapakita ko sa inyo mamaya yung comparison ng dalawang tripod ko na ito at saka yung luma kong ginagamit. Yan, ilagay ulit natin dito. Yan, mamaya tatry natin yung ano, kung maganda ba gamitin tong tripod na binili natin. And ito naman, yung isang adjusting knob din. Para naman to dito sa ball head. Yan, ito ang ball head. Para ma-adjust nyo siya, kailangan nyo lang tong pihitin. Yan, dito. Yan, nakikita nyo dyan.
pipihitin nyo lang siya para humigpit and malusen din siya. Natatanggal din pala siya. Ito, natatanggal siya dito sa mismong tripod. Itong dalawang parts na to, kaya nyo siyang bilhin na magkahiwalay pag nasira ito or ito. Try natin tong gamitin, itong adjusting tool nila para dito. Ang alam ko para dito yan, para bumuka. Try natin. Yan. 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 Ang higpit niya, grabe. Kaya hindi mahuhulog yung cellphone nyo pag in-stand nyo siya. Yan, pwede nyo siyang i-adjust, higpitan. Dito. Yan, nakikita nyo dito. Yan, pwede nyo siyang higpitan dyan. Pag gusto nyong i-portrait yung cellphone nyo, yan, dito, lalagay nyo lang siya pa ganyan. I-adjust nyo lang yung ball head dito sa may adjusting knob para maging portrait siya. Yan, plus 1 pogi points. Perfect na perfect siya pag sa TikTok kung gusto nyo gamitin yung cellphone nyo. And ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung dati kong tripod na ginagamit na bigay sa akin ni Papa. And sobrang worth it din nun. Baka kung gusto nyo, try nyo rin bumili ng ganitong tripod. Ito yung dati kong tripod na ginagamit ko. Sobrang liit lang niya compared dito sa binili ko. Yan, ito. And ito naman, ang malupit dito, na-adjust nyo siya para matayo nyo yung tripod nyo. Yan. And ang tatak nga pala nito ay Yashica ST7 made from Germany. Social, made from Germany. Pero dito, pag mabigat yung cellphone mo, mahuhulog agad siya. Sample, ilagay natin dito. Pag na-press to, yan, natatanggal siya. Pero pag dito sa binili nating bagong tripod, ito, pag naglagay kayo ng mabigat dito na camera or cellphone, hindi ka agad siya mahuhulog. And mas makapal yung stand niya dito kaysa dito. And sa bigat, mas magaan to kasi maliit lang siya. Ang problema naman dito, pag i-adjust mo tong ball head na to para maging portrait, kailangan mo pag gumamit ng tool na hindi ko alam kung anong gagamitin tool dito. Pero ito, sobrang hirap gamitin pag i-adjust mo siya sa portrait. Yan. Lalo pag wala kang gamit, kaya hindi mo kagad magagamit tong tripod na to pag portrait. Pero itong tripod na to ay itatabi natin dahil ito yung pinakang una nating tripod na ginamit natin dito sa YouTube channel natin na si James Vibe. And syempre, bigay din to ni Papa para sa akin. Kaya itatabi natin to at hindi natin ipapamigay or itatapon. Kung i-rate ko to 1 to 10, siguro i-rate ko siya ng 10 dahil ang pogi niya tignan pag gamit mo. And kompleto siya, may quick release, may adjusting knob, and makikita mo kung balance ba yung cellphone mo. And matatanggal din tong dalawang to, ang mini tripod tsaka itong part na to. Kaya pag nasira, pwede kang bumili. Kasi dito dun sa isa natin, pag nasira ito, lahat to papalitan mo. And ngayon, itatry naman natin sa cellphone natin kung maganda pa siya gamitin para sa cellphone ko. Kaya, ano pang hinihintay natin? Let's go! So yun, Vibe Nation, na ilagay na natin tong tripod natin na binili natin sa Lazada. And for me, sobrang gwapo niya tignan. Itong ball head niya kulay red, itong mic ko color red, and itong phone ko ay color red din. Kulay green lang yung case ko ngayon, pero color red talaga siya. Para lang magterno yung case ko dun sa t-shirt ko na suot ko ngayon. Para sa akin talaga, ang ganda nitong investment para sa mga small YouTubers for vlog. And dahil ako, bago ko ito makuha, pinaghirapan ko talaga dahil nagkasundo kami ni Lavi na kapag naubos namin yung churros na binebenta namin, ay may price ako na pwedeng bumili ng tripod. And yun, back to setup ulit tayo. Let's go! What's up, Vibe Nation? Welcome back sa inyo. And masasabi kong itong tripod na binili natin ay worth it.
and deserve nitong i-recommend ko sa inyo na bilhin nyo to dahil hindi ko yung magsisisi. And ang price niya, medyo pricey siya pero worth it talaga. And ang price niya ay 2,000 pero nabili ko siya ng 1,000 lang. Kaya ano pang hinihintay mo, Vibe Nation, bilhin mo na tong tripod na to na Underwear MT-08 Mini Tripod para sa iyong vlogging setup. Dahil lahat ng hinahanap mo para sa tripod ay nandito na. Baka dito ko na din tapusin ang vlog na to dahil napahaba yung kwentuhan natin / unboxing natin / wala na, yun lang. Kaya yun, naway napangiti ko kayo, naway nag-enjoy kayo, and naway nabudol ko kayo sa aking unboxing. Kaya huwag niyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. For more C. James Vibe videos, hanggang sa muli. It's me, CJ, giving you a C. James Vibe. Let's go! Meron na akong camera, abangan niyo yan.